الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bago ang lahat ay lubos po nating pinasasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng biyayang iginawad niya sa atin. No? Marapat lamang na sa kahit anong sitwasyon, kalagayan natin ay nagpapasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil tunay na kung ating susubuking bilangin ang lahat ng biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi natin kayang bilangin ang lahat ng ito. Magkagayon pa man mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kabila ng pagpuri at pagpugay natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo sumaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo din ay sumaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipin ng Allah, sugo ng Allah, minsahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna asdaqal hadith kitabullah, wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'atin dalala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapasalamatan ko po ang lahat ng bumubuo ng One Maranao, One Muhadara sa walang humpay na tuloy-tuloy na kanilang pagpapahiwatig ng muhadara sa ating mga kapatiran. Sana ho always natin tunghayan ang kanilang mga programa at i-share natin ang kanilang mga videos. Kapulutan natin ang mga kapupulutan ng aral at itakwil natin kung ano yung hindi marapat na kunin natin. At of course, huwag niyong kalimutan na ang i-like ang One Maranao, One Muhadara on behalf sa lahat ng mga bumubuo ng programang ito, mga minamahal na tagapakinig, no? So, ang binigay nila sa akin paksa sa gabing ito, actually, maikli lang dapat to. Okay? Kasi ang sinabi doon ay mga kondisyon sa kung papaano ba tatanggapin sa atin ni Allah ang lahat ng ating mga mabubuting gawa. Pag sinabing mabuting gawa, ibig sabihin ito yung ibada. Ay manaw to, na inutan ni Papagusaya, kaadin asarat o amal tanu amapya para tarimaan o Allah. Agyan ko to asarat yan na umada sir kitano na diterimaan o Allah so amal tanu amapya. Sa alalaong baga, kapag mawala sa atin ang mga kondisyon ng, na ating tatalakayin, insya Allah ta'ala, kondisyon ng ating mga mabubuting gawa, alalaong baga ang pagsamba, nawawalan ng saysay ang ating mga mabuting gawa, ating pagsamba, dahil hindi natin nakamtan o hindi natin nakamit ang mga kondisyon na ito. Actually, natipon-tipon ito sa dalawa. Natipon ito sa dalawa na ating tatalakayin, insha'allahu ta'ala. Ngunit, uumpisahan ko ang aking paksa sa isang salita. Tandaan natin na kung saan sinabi ng ilan sa ating mga scholars, sa ating mga ulama, laysal amru an ta'budallaha kama tuhib. Wa innamal amr an ta'budallaha kama yuhib. Amana niya ng mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala na susimba si ikwalla na igira ipunggulalan ka na dapat na si ikuukitukit akabaya o Allah kanaba si ikuukitukit akabaya ka. Subhanallah. Nagagets po ba natin yon?
kung doon pa lamang, masasabi kong tapos na ang muhadara na ito. Kasi doon pa lamang, napakalinaw na. Tandaan natin, kapag tayo ay magsasagawa ng ibada, kinakailangan sa paraang gusto ng Allah, hindi sa paraang gusto natin. Bakit? Kasi kaya nga tayo sumasamba sa Kanya kasi Siya yung nag-utos sa atin na sambahin Siya eh. Hindi po ba mga minamahal na tagapakinig? Kaya marapat lamang natandaan natin, hindi tayo gumagawa ng mabuti pagsamba dahil sa free will na kumbaga sinasabi natin na malaya tayo. No! Dahil ang pagsamba ay kinakailangang umaayon sa gusto ng Allah. Sinabi ni Shaykhul Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, na kung saan tumutukoy din ito sa kaida al-fiqhiyya, ibig sabihin, pamantayang fiqh, okay? Pamantayang pag-unawa sa pagsasagawa ng mga gawain pagsamba sa Islam. Ano ito? Narinig na natin na al-aslu fil ibadat at-tawqif aw at-tahrim al-man' ha? O ghayru dhalik. Tandaan natin ang orihinal ng lahat ng pagsamba sa mundong ito ay nasa kalagayan na tinatawag o nasa orihinal na tinatawag na at-tawqif at-tahrim, al-man' ha? O ghayru dhalik. Ibig sabihin, lahat ng pagsamba, lango na simba sa dunia na aya pa kaasal yan na haram. Aya pa kaasal yan na kinanglan na ipasyo par igagnag. Lahat ng huri ng pagsamba sa mundong ito kinakailangan ipinagbabawal, itigil, ito ay haram. Maliban, ayan, inuulit ko, maliban sa kung ano yung nabanggit sa marangal na Quran sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laman o ito? Lango na simba sa dunia na haram. Kilanglan na aya pinakataralbir ka na kibagak nun. Ha? Inunta o adin adalil. Pasudan yan sa Quran. Agus ikusunaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nag-YouTube a simba. Yung pagsambang ito, yun lang amang gagawin natin. Wal aslo fil adat. Ang orihinal ng lahat ng mga ada, kulturang gawain, o alalaong baga mas, para mas maunawaan natin, lahat ng gawain na hindi pagsamba. Gawain na hindi pagsamba. Okay? Lahat ng ito ay ipinahihintulot. Tulad ng mga kulturang gawain. Okay? Lahat ng gawain na hindi pagsamba kay Allah, lahat ng ito ay ipinahihintulot. Ha? Al-afu. Okay? Ito ay ipinahihintulot liban na lamang kung may dalil sa Quran, may katibayan mula sa marangal na Quran na ito ay ipinagbawal. Okay? So napakalino nun. Kaidatul fiqhiyya. Lahat ng pagsamba sa mundong ito ay haram, liban na lang kung ano yung nasa Quran at sunnah. Lahat ng gawain sa mundong mga hindi pagsamba, mga kulturang gawain, lahat ng ito'y ipinahihintulot, liban na lamang kung mayroong katibayan sa Quran na ito ay ipinagbawal. Minsan kasi may mga mindset ang mga tao na hindi naman wala namang dalil na ipinagbawal at wala ring dalil na ipinagutos. Bakit ipinagbabawal? Kaya nga sinabing ang orihinal ng lahat ng pagsamba sa mundo ay ipinagbabawal eh. Kasi kung walang dalil na ipinag-utos at wala ring dalil na ipinagbawal, ang mainam ay ipagbawal o ang mainam ay itigil ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang pagsasagawa ng ibada. Bakit ko to inumpisahan sa ganitong intro? Kasi connected po kasi siya. Okay? Connected po kasi siya sa kung ano ang ating tatalakayin sa gabing ito. Alam niyo po, narinig niyo na po ba ang aya mula sa marangal na Quran doon sa aya ng Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim?
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang may tangan, may kontrol ng kamatayan at buhay. Sa lalaong baga, lahat ng positibo at negatibo. Alalaong baga, lahat, name it. Pangkalahatan na. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may tangan ng lahat, positibo or negatibo, buhay at kamatayan. Bakit? Ang dahilan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, upang subukin kayo, okay, kung sino sa inyo ang may pinakamabuting gawa. Subhanallah. Naririnig ba natin ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ibig sabihin, anuman ang sitwasyon natin, anuman ang kalagayan natin sa mundong ito, kapatid, tandaan mo, sinusubok ka ni Allah kung sino sa atin ang may pinakamabuting gawa. Ngayon, pasukin ko ang aya na ito. Si Sheikh Al-Fudail bin Iyad, rahimahullah. Sheikh Al-Fudail bin Iyad, rahimahullah, sa kanyang tafsir, doon sa sinabi nating, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kala, ibig sabihin ng ahsanu amala, ibig sabihin akhlasuhu wa aswabuhu. Diba? Ang sabi dun, para mas maunawaan daw natin ang tinatawag na ahsanu amala, pinakadalisay, pinakamabuti, pinaka-the best na gawain na isinusubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, ang ibig sabihin nun, si Sheikh Fudail bin Iyad ay akhlasuhu wa aswabuhu. Ibig sabihin ng akhlasuhu, ibig sabihin pinaka-ikhlas. Yung pinaka-ikhlas, pinaka-taus-puso sa atin. Wa aswabuhu, ibig sabihin yung pinaka-tugma, pinaka-tumpok na gawain. Okay? So, sinabi sa kanya ng mga tao, kila ya Aba Ali. Okay? Ma akhlasuhu wama aswabuhu. Anong ibig mong sabihin sa akhlasuhu at aswabuhu? Anong ibig sabihin mo dyan, ya Aba Ali? Okay? Kasi anak niya si Ali. Ngayon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, innal amala idha kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal. Sabi niya, kapag ang isang gawain na ikhlas, gawain na ikhlas, pero hindi siya tugma, hindi siya punto, ha? Hindi siya sakto, hindi tatanggapin ang gawain ito. Ay amaanan yan, mga uripan wala, na api antuna ay amal ka amapi, amag-ikhlas kaun, na udibu aki makaaatud, na dibu terimaan. Na ibtadab man sa makaaatud, ibtante sa makaatud agyang kuto agalbak ka, na udi ka bumakapag-ikhlas, na di mo pantirimaan. No, subhanallah. Na kinangla na tigyan, na suamal tanu na akhlas wa aswab. Kinangla na suamal tanu na di makapag-ikhlas kuto kapaka pag-ikhlas ka, nagukapaka atudiyan. Ato nagyang kuto kapaka atudiyan. Nagyuto sa Quran ago sunna ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fudail bin Iyad rahimahullah, al-khalisu idha kana lillah. Ay atigin na pumutuan sa khalis, makapag-ikhlas, na di inyano to di ingulalan para sa iko, Allah. Ginagawa niya ito para kay Allah, hindi para sa tao. Diba? Kapag ang gawain mo ay para sa tao, ibig sabihin, maaari kang tumigil, maaari kang dumiretso dahil sa tao. Pero kasi ang pinakatunay na ikhlas, ginagawa niya ito kay Allah, na kung saan kahit anong sabihin ng kanyang mga tao, hindi siya magpapa-apekto, unless kung mali siya, tatanggapin niyang mali niya, itutuwid niya, yan ang ikhlas. Bakit? Kasi hindi ko namang ginagawa ito para sa iyo eh. Ginagawa ko ito para kay Allah, yan ang ikhlas. At yun ang tinatawag doon na al-khalis. Ang tunay na ikhlas doon, ang tunay na taus-puso doon, ha? Bukang loob, ay yaong ginagawa niya para kay Allah. At yung sawab na tinutukoy ron, idha kana ala sunnah. Subhanallah.
Ang tinatawag doon na tugma, ang tawag doon na pinaka-perfect, ay yung tumutugma sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alalaong baga, para mas natutunan natin, mas maunawaan natin, makaayon sa Quran, agusay ko sunnaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagina ni pinakakakatirima, ulang unu amal tanong. Akhlasuhu wa aswabuhu. Ha? Ginan eh, pinakadapat at tanu dan tanu. Na di na makapumbalag. Di na na makapumbalag mga uripin wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil adna hadith a ubada ama mituturun yan. Ada kapakapapasudan yan sa Quran. Mustahil mga uripin wa Allah. Ang kaya to, kay susabaad, susabaad tabi-tabiya, na aya mindset niya, yung word na hinahanap niya, pag hinanap niya sa Quran at wala doon, sasabihin niyang kulang ang Quran kasi wala to eh. Ano na tanan ng mga tao? Audi niya na matuon subas sa akabay ay na din niya ni pangilubaan, na din niya pangyo manaran. Audi na ambi ayan yang pepakarataan su hadis, na audi na ayan yang pepakarataan su Quran. Ah, doon, doon maaloy. Tayo ba tano? Kung halimbawa lang, sigarilyo, di ba? Yung sasabihin ng mga tao, sigarilyo, paano mo sasabihin haram? Wala namang dalil. Wala kang makikitang sigarilyo sa Quran. Di ba? Anong Arabic ng sigarilyo? Dukhan. Wala ka namang makikitang sinabing dukhan doon, eh, pinagbabawal. Tingnan niyo yung mindset niya. Subhanallah. Kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Quran ay pangkalahatan. Okay? Hindi kailangan literal yung gusto mong hanapin word ay nandoon para paniwalaan mo. Halimbawa, sasabihin mo, cup noodles. So hindi ka kakain ng cup noodles dahil walang cup noodles sa Quran? Subhanallah. Nagigets yung senaryo, mga alipin ng Allah. May ganyang tao eh. Tandaan mo kapatid sa pananampalatayang Islam, kung hindi man nabanggit ng literal yung hinahanap mo, tandaan mo, may mga katangian na tumutugma kung bakit siya ipinagbabawal. Subhanallah. Diba? Ang sigarilyo israp, miaaloy sa Quran so kapag israp. Ang sigarilyo pinapatay ang sarili mo, nabanggit sa Quran ng pag-intihar, yung pagkitil ng sarili. Diba? Katangian ito ng resulta ng paggamit ng sigarilyo, pero hindi nabanggit ang sigarilyo ng literal. E ikaw nga eh, sarili mong pangalan, hindi nabanggit sa Quran, pero you are existing. Diba? Exist ka. So hindi mo paniniwalaan na exist ka dahil wala ka sa Quran? Subhanallah. Subhanallah. Alibaba ako, wala namang nabanggit sa Quran na Muhammad Tarusan Khalil. So hindi ako exist? Hindi mo ko paniniwalaan na buhay ako? Bakit? Dahil wala ako sa Quran? May mga ganyang mindset eh. Di ba? La hawla wala quwata illa billah. Tandaan natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran ay kumpleto, walang labis, walang kulang. At lahat nang napap, lahat as in lahat, kumpleto na mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Mayroong mga bagay na hindi kaya ng ating mga pag-iisip. Kaya huwag natin panghimasukan. Dahil ang isang tunay na mananampalataya, once na nabanggit sa marangal na Quran at sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit hindi mo nauunawaan, kung isa kang tunay na Muslim, paniniwalaan at paniniwalaan mo nang walang pagtatanong. Subhanallah. Yan ang tunay na Muslim. Yan ang tunay na mananampalataya, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Eh sa panahon natin ngayon eh, mas napipili natin yung paniwalaan yung ibang bagay, ibang salita ng mga taong likha lamang kaysa sa yung pinaka-basis ng ating source, ng ating kaalaman pagsasabuhay sa mundo. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan sa mga katibayan mula sa marangal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah. Hindi ko po sinabi. Okay? Tingnan niyo mga alipin ng Allah. Sabi ng Allah sa marangal na Quran, وَمَنْ يُطِعِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَطَاعَ اللَّهِ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا.
Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, sino man ang sumunod sa sugo ng Allah, sa din sa mangungunutan kusuguan o Allah, as kanyang su Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kukatiro yan na gusto, sipat yan na gusto mga suguan yan, ay tunay na sumunod kay Allah. Sa din sa mangungunutan ko, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na ayan yan kaya pangungunutan su Allah. Pero sa panahon natin ngayon, ganun na lamang nila itaboy ang sunna ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ha? Allahu Akbar. Sa din sa pangungunutan yan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na ayad din akya pangungunutan yan na su Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung iba, ganun na lamang nila itaboy, ha? Itakwil ang sunna ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mga alipin ng Allah. Sabi ng Allah, وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit sino man ang tumalikod kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, magkagayon ikaw ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ay hindi namin isinugo bilang tagapagbantay sa kanila. Subhanallah. So ganun na lamang natin iwanan ang sunna ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yun nga lang, sorry for the word. Marami kasing nagsasabing sunna to, sunna yan, suotin mo to, sunna to, sunna yan. Pero hindi niya alam, gawa-gawang sunna na wala sa sunna ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kaya ganun na lang niya i-judge si fulan. Ganun na lamang niya i-judge si fulan. Bakit? Kasi ang pagkakaakala niya, sunna ito, pero wala pala sa sunna ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La hawla wa la quwata illa billah. Bakit? Kawalan ng kaalaman sa ating sariling reliyon. Ano bang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran? Katibayan sa bagay na to. Sabi ng Allah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, turuan ka hey Muhammad, sabihin mo ya Muhammad, kung tunay na kayo ay nagmamahal kay Allah, o puras ka nun at kababayaan niyo su Allah, magkagayon ako ay inyong sundin. Na paratia ako niyo, tunduga ako niyo, atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, atigo Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, sabihin mo Muhammad sa mga tao na kung tunay ngang kayo ay nagmamahal kay Allah, magkagayon ay inyong sundin. Sundin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at kayo ay mamahal. Allahu Akbar, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pag iyong sinunod ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ano magiging resulta nito? Mamahalin ka din ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, at ipapatawad sa inyo ng Allah ang inyong mga kasalanan. Bakit? Sumunod ka kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang galing. Sumunod ka kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minahal ka na ni Allah, patatawarin pa ang mga kasalanan mo. Eh kaya ka hindi pinapatawad ng Allah eh. Kaya hindi ka minamahal ni Allah. Iba kasi sinusunod mo. Iba. Mas tinatangkilig mo ang salita ng ibang tao kaysa sa kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ganun mo na lamang itakwil ang kanyang mga sunna. La hawla wa la quwata illa billah. Okay? At sabi ng Allah, Wallahu ghafurur rahim. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad at maawain, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa? Sa ibang aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, at sino mang sumalungat sa sugo ng Allah,
Sadin sa sopak niya na susuguan o Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pagkaraang naging malinaw para sa kanya ang patnubay. O yan, yan na kialiwanagan sa kaniyang buso, turuan o Allah subhanahu wa ta'ala. Na oryan yan na siya ay sumunod sa ibang landas bukod sa landas ng mga naniniwala. Yamanan yan na suparati yung mga miya maratiaya. Nga dani ang kuha, kasala ko ha? Kukuha niya na paratiaya. La hawla wala kuwata. Wala kuwata illa billah. Siya ay aming pananatilihin sa landas na kanyang pinili. Ibig sabihin kaligawan. At siya ay aming papapasukin sa apoy ng impyerno at sadyang napakasama neto bilang isang patutunguhan. Subhanallah. Antay ni, skanian sutaw, inong kirian su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, skanian sutaw, adanian paratiaa, danian tunduga su yamaanan yan. Nakaturo o nabitanu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hawla wala quwata illa billah. Marignain. La hawla wala quwata illa billah. Kaya dapat malaman natin ang bagay na ito. Okay? Ngayon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kondisyon para tanggapin ni Allah ang ating mabuting gawa o para tanggapin ni Allah ang ating ibad, mga mabuting pagsamba sa Kanya. Una na dito ang ikhlas. Nabanggit natin kanina. Al-ikhlas, akhlasuhu wa aswabuhu. Yun yung una. Ang ikhlas. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Subhanallah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at walang pinag-utos sa kanila maliban na sila ay nararapat sumamba kay Allah maging matapat sa kanya sa reliyon. Subhanallah. Ibig sabihin, walang ipinag-utos na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala liban na lamang, okay, na sila ay mga mukhlis. Sila ay mga mukhlisin. Ibig sabihin, sila ay mga taus-puso sa kanilang pasarili, sa kanilang mga puso, na kung saan ito ay ginagawa namin para kay Allah, kaya ginagawa namin ito na umaayon sa gusto ng Allah. Subhanallah. Hindi yung ginagawa mo yan para kay Allah, pero hindi sa gusto niyang paraan. Dahil sa gusto mong paraan, isipin mo, ang Islam 5 times a day, tapos ikaw Juma lamang, kaninong trip yan? Trip mo yan, pre. Subhanallah. Trip mo yan. Diba? Hindi ka ikhlas. Hindi ka ikhlas. Kasi sinasabi mong para to kay Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi sa paraang gusto niya. Sa paraang gusto mo. 5 times a day sa'yo, Ramadan lang. 5 times a day sa'yo, Eid al-Fitr, Eid al-Adha lang. Subhanallah. Ikhlas ba yan? Anong klaseng ikhlas yan? Khalas yan, khalas. Ihapasad. Subhanallah. Hindi yan ikhlas. Khalas. La hawla wala quwata illa billah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang ayah. Sabi ng Allah, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sino mang umaasa sa pakikipagharap sa kanya. Ibig sabihin kay Allah subhanahu wa ta'ala, tawa, kabaya iyan, amipagilay iyan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hayaan siyang gumawa. Dapat siyang gumawa ng mga gawaing matuwid. Matuwid. 5 times a day ang nabanggit sa'yo. La hawla wala quwata illa billah. La hawla wala quwata illa billah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, innamal a'malu binniyya wa innama likulli imri'in anawa. Dalawa 'yun, 'di ba? Kung paano tanggapin ang ating gawain at kung ano ang gantimpalang makakamtan natin. Dalawa 'yun eh. Ngayon mo, innamal a'malu binniyya. Tunay na ang gawain ng isang tao ay dumedepende sa kung anong intensyon niya.
Okay? Tunay na ang gawain mo ay tatanggapin ni Allah, depende sa kung anong intention mo. Subhanallah. Yung ikalawa, wa innama likulli imri'in ma nawa. Tunay na kung ano, okay? Ang iniintensyon ng tao ay yun din ang makakamtan niyang gantimpala. Diba? Pagtanggap ng gawa at kung anong gantimpala ang makukuha niya. Ang sumunod, paraiso. Ang hindi sumunod, sumuway, imperno. Napakalinaw mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din na kung saan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala nung time na tinanong ni Jibril alayhi salam ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kanyang sinabi na فَكَانَ مِنْ ضَمَنِ مَا أَجَابَ بِهِ أَنَّ الْإِخْلَاصَ هُوَ أَسَاسُ الْعِبَادَةِ. Tandaan natin na ang ikhlas, ang pagiging taus puso, okay, pagiging bukal sa gawain, ito ay ang ating pundasyon ng ating mga gawa. Nabanggit natin kanina, ang pinakatama na mabuti, okay, perfectong gawaing pagsamba, ay kailangan ikhlas, hindi khalas. Subhanallah. Ikalawa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na mga kondisyon ay ang tinatawag nating al-mutaba'a. Subhanallah. Al-mutaba'a. Kasi ang dalawang ito, yung ikhlas at yung mutaba'a, ang dalawang ito, masdaru aqidatil muslim. Yan ang pinaka-masdar, yan ang pinaka-source, pinaka-core, pinaka-base, okay, ng gawain ng isang muslim. Pinaka-paniniwala ng muslim. Ang Quran at Sunnah, yan ang tunay na pinaka-source, core at base ng ating aqidah. Okay? Paniniwala, pananampalataya mga alipin ng Allah, ang Quran at ang Sunnah, at ito yung uuna na sinabi natin na ikhlas. Kasi ang mutaba'a, ayan, papasukin na natin. Pag sinabing mutaba'a, ito yung pagsunod. Anong susundin natin? Sinong susundin natin? O ba? Ang mutaba'a, ang ibig sabihin nito ay ang Quran at ang Sunnah. Ibig sabihin, sa mutaba'a na ito sa Quran at Sunnah, lahat ng gawain mabuti, lahat ng pagsamba na hindi sinasang-ayunan ng Quran at Sunnah, tandaan natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Ang problema, sa panahon kasi natin ngayon, ganun na lamang natin kadali sabihin na hindi ito hadith, hindi ito utos ng Allah, hindi naman pinagba. Subhanallah. Kawalan ng kaalaman yan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang bawat isa'y tanungin niya ang kanyang sarili. Di kaya na makablog. Talla billa wallah. Kaapi ang tawa apna alim sa dunia imitero sa sengkaan yan sumapapadalam sa Quran Abu Sunna na dia kandin pakaituon sa Quran Abu Sunna dia kandin isisambi sa Quran Abu Sunna kukatero kaapi ang tawa at tawa sa dunia. Subhanallah. Api apna kay Pitero kaapata imam na umasusupak yan sa sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na matanga diya kundin pakaituon sa sunna, hadith, o katero, sifat, o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindi na nakipinakatanod ang tanong. Kasi hindi nag-iwala yan eh. Nakita niyo yung binanggit natin kanina, sino man ang hindi sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang hindi niya nasunod ay si ang Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Don't get me wrong. Baka sabihin na naman ng iba dyan, ikat nila ang video na ito. Hala, hindi daw siya naniniwala sa apat na imam. Hindi ko sinabi yun. Ang sinabi ko mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung may salita man sila na sumasalungat sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aba, malamang mas pipiliin ko ang sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apia penaki disebutan na upamikiran tanong kahit hindi naiintindihan ng utak natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Okay? Hindi nagkakaiwala yan. Kaya anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim? May pasaga? Oh, mashallah. Tayo, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim?
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga naniniwala, uy, kung naniniwala ka, oh, ano sabi ng Allah? Sumunod kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod kayo sa kanyang propeta, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa mga namumunong kabilang sa inyo, alalaong baga, yung mga salita nila ay umaayon doon sa dalawang nauna. Ano ito? Quran at Sunnah. La hawla wala quwata illa billah. Ana babteron na kautaw na apia tiga Amerskan yan. Nga tiga na tipu ka sa lantay. Nga tiga pumunod tanga ko Amerika wajib. Hey, ori pa nuwalla. Kinangla na maayon sa Quran abu sunnah. Nagigets po natin yon. Doon at doon pa rin tayo babalik sa kung ano yung nasa marangal na Quran sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ano ba sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim? Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahuh. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang dala-dala, ano man ang ipinagkaloob sa inyo ng sugo ng Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunin nyo! Kunin nyo! La hawla wala quwwata illa billah. Wa ma nahakum anhu fantahu. At kung anong ipinagbawal niya sa inyo, kunin nyo! Subhanallah. Pangawakan ninyo. Isagawa ninyo mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino sabi nito? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino man sa inyo ika nang gumawa ng gawain na hindi pasok, hindi kasama sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa rad, hindi katanggap-tanggap, diterima anaki so amal. Adi makaayon ko Quran agus iko sunnah Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hawla wala quwata illa billah. Kung naririnig niyo yung hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na itinuro sa atin, kapag tayo ay nagkukutba, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pag nagkukutba siya, naririnig sa kanyang khutba, sa kanyang mga wasiya na kanyang sinabi, fa inna asdaqal hadith kitabullah. Tunay na ang pinakakapani-paniwalang tunay na salita, tunay na kwento ay ang salita ng Allah, ang Quran. Wa inna afdalal hadi hadi Muhammad. At ang tunay na pinakamainam na turuan, gabay, ay ang gabay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laman ito, pinakamapi at turuan na turuan Muhammad. Pupakataling umaw, nabang kabad na ipilabad. Kamas tumon kagiragi, meter on si Fula, meter. La hawla wala quwata illa billah. Iyadan billah. Iyadan billah. Wa sharral umuri muhdasatuha. Tunay na ang pinakamasamang gawain sa mundong ito ay yung mga gawa-gawa na ibinadagdag sa relihiyong Islam. Subhanallah. Wa kulla muhdasatin bid'a. Ang lahat ng muhdasa, lahat ng mga binago na gawaing pagsamba ay bid'a, at lahat ng gawaing bid'a ay kaligawan. Wa kulla dalalatin finnar. At lahat ng nakakaligaw ay makakapasok ng impyerno. Bigyan ko to ng punto. Minsan kasi may mga tao na pag naririnig niya ang bid'a, ah, grabe siya umaksyon. Hindi naman naiintindihan kung anong bid'a. Ha? Alam mong gusto natin ipaiwatig dito? Sabi niya, na pag naririnig niya kasi ang bida, ah, katayap man siya kiniya, bida, buwap kinig ta, di na mapanggal, bukita, alam mong bida. Astagfirullah. La hawla wala quwata illa billah, mga alipin ng Allah subhanahu. Anong klaseng mindset yan? Tapos kung makariak ka, kala mo nauunawaan niya ang bida. Kapatid, pakinggan mo kung ano ibig sabihin ng bida. Ang bida, gawa. Gawaing pagsamba. Pagsamba, di ngono tupu ka sa. Swatigya na subida na galabak asimba.
galbek a simba a ipapangumaniran si iko agama Islam. Ginagawa nilang, sinasabi nila ito ay pagsamba, ginagawa nilang uri ng pagsamba at sinasabi nilang ito ay utos ng Islam. Giyain na pagsuguan ng agama. Yan ang bid'ah. Pero ang tunay, wala sa Quran at Sunnah, ang tawag dyan ay bid'ah. Yung iba kasi kumakaste eh. Ay, bida ki suplin, kadesan pagde sunabi. Bida a sutra, kadesan trak sunabi. Kailangan na kuda, kailangan na unta, na ayaw bumapasay kapag da suplin. Napa kaisa, ba suplin na simba, ba sutra na simba, ba sosaridut na simba. Niya kaluwi-luwi gumata ang utuhan. Ganun na lamang siya mag-react sa the word bida, pero hindi niya naintindihan ang bida. Lahaw, wala ko, tayo. Bid'a daw ang kutsara dahil wala namang kutsara sa panahon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakit pagsamba ba ang kutsara? Kanga sa sawaw na palima ka na di ganun pang aluda. Ang ama Luis. Subhanallah. Mahalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po tayo nagbibiro. Sinasabi natin kung ano yung katotohanan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, kailangan alam natin ang bagay na ito. Kailangan aware tayo sa bagay na ito. Ngulit-muli, bid'a, gawaing pagsamba na wala sa Quran at Sunnah. Pero sinasali nila sa, ano nga ba ito? Islam. Sinasali nila, Islam ito. Pero wala yan sa utos ng Islam. Yan ang bid'a, gawaing pagsamba na binago, dinagdag. Okay? Sa relihiyong Islam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, may nagsasabi, may dalawang uri ng bid'a, may ganitong bid'a, gana. Ah, matanubokos ka pang yuminari, kaya pituro Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdasatin bid'a, wa kulla dalalatin finnar. Kulla bid'atin, kulla muhdasatin bid'a, wa kulla dalalatin finnar. Peter o Nabi, nalangon natigyan na bid'a. Lahat ng bid'a ay kaligawan, at lahat ng kaligawan ay impyerno. Nga pangiraw ka, adnat lo, susun na bid'a. Apiya nga pinaki, piya kalima, susun so bid'a, nalangon natigyan na bid'a, nalangon na kiyan na nikapakay. Nalangon na kiyan na nakadedegan, nalangon na kiyan na nakanarakaan. Nabid'a pa mor, la hawla wala quwata illa billah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan maunawaan natin to mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? So, yan ang isa sa solution ng ating mga mabubuting gawa para tarimaan ng Allah. Al-ikhlas, al-mutaba'a sa Quran at Sunnah, at of course, hindi nawawala dyan ang niya, nabanggit natin kaniya. Tatlo yun. At last but not the least is yung tinatawag na al-amalus salih. At tabaan, dito na yung baliw ilmu ko, di nga bipunggulalan. Subhanallah. Di naman sukatiru Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Ilaman to. Oriano, kaya baliw yung ka-amanu, ibig sabihin na miya paratya, yaka siyabut ka ilmu to. Ha? Na iningulalan ka. Kana bagi-bagi sabutan, wala di nga bipunggulalan. Allahu Akbar. Iyadam billah. Ha? Iyadam billah. Kinangalan, so kinggulalanan kung mga pipya amal. Mulit-muli, babalik pa rin siya dun sa una at pangalawa na umaayon sa Quran at Sunnah na ikhlas sa ginagawa mo to para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo ito ginagawa sa kung sino man dito. I'mal ma'Allah, wala ta'mal ma'annas. Magtrabaho ka, gumawa ka para kay Allah, hindi yung gagawa ka para sa mga tao. Isingit ko lang dito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga nakapag-aral ng fiqh. Okay? Sa mga kapatiran natin na nakapag-aral ng fiqh. Isa rin kasi to sa pagiging masasabi natin na ang isang gawain ay tama. Sa mga nakapag-aral ng fiqh, dyan, alam natin ang apat na basis sa kung paano natin masasabi na ang ating gawain ay tugma at tama. Okay? Sahih o sarih. Diba? Una dito, Quran. Kalawa, sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatlo, ijma'u al-ulama. Ijma'u al-ulama. Pag sinabing ijma'u al-ulama, na pagsang-ayunan ng maraming ulama, hindi yung iisa lang. Hindi yung dalawa, apiya paka sa pulon tapo, apiya paka duwa puloon, na umas madakal din sumaka ayun o nagyutikuan tanong mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ijma. Ha? Yung qiyas, ito yung sinasabi natin na
kanina, nakinabalangon pamana word, akabaya ka mapangiluba sa Quran, nakinangalan na YouTube division mo yung abat, ya, kagubo kong pangyamanar. Kalalalungan. Nang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran at Sunnah, ang Quran rather ay pangkalahatan palagi mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mang nakasaad dun, nauunawaan man natin o hindi, ito ay kailangan nating unawain. At andyan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? Na siyang nagpapaliwanag sa atin. Kaya hindi pwedeng maghiwalay. Halimbawa, sabi ng Allah, aqimus salah, itayo nyo ang salah. O hindi naman nabanggit dun, ruko ka, kiyam ka, sujud ka, umupo ka. Hindi. Diba? Paano natin nakuha ito? Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ng sinabi niyang, sallu kama ra'aytumuni usalli, magsala kayo sa kung paano niyo ako nakitang nagsala. Hindi natin sila naabutan, hindi natin siya nakita. So paano natin ito magagawa? Aba malamang, al-ulama warasatul anbiya, ang ating mga ulama, sila yung mga kapalit ng mga propeta. Kukunin natin sa kanila. Okay, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkuha ng kaalaman na naiparating sa atin, eto na po ang last, pasensya na po kung humaba ang aking baksa. Eto ah, huwag masyashak ang lahat. Huwag masyashak ang lahat kasi yung iba kasi, sorry for the word, masyadong extremism, makarinig lang ng word by word, ah, reaction na, no? Pangan natin to mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung ijma, sinasabi natin, ijma'us salaf, kung sawagin nga nila, no, yan, huwag ka na naman mag-react. Ipaliwanag ko muna sa'yo bago ka mag-react. Ang salaf, hindi po yan grupo, ha? Kailangan maunawaan mo ito. Ang salaf, ijma'u salaf, na pagsang-ayunan ng mga salaf, ang ibig sabihin ng salaf ay hindi yung grupo na pagkakaalam ng, ah, salaf ito. Hindi. Ayat mabatuan sa salaf, nasiran sumangat tau amyagin tau magpuon ko kaya pag hijraw Nabi sallallahu alaihi wasallam na taluga tos ragun na yung 300 years na yon mula nung naghijra ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang tawag sa mga taong namuhay doon ay salaf. Hindi ka pwedeng tawagin salaf, hindi ka naman nabuhay noon eh. Pero tayo, sa huling henerasyon, ang tawag sa atin ay atba'us salaf. Ibig sabihin, sumusunog tayo sa yapak ng mga salaf. Sino tong mga salaf na to? Okay? Sino tong mga salaf na to? Ang mga salaf, sahaba, tabi'un, tabi'ut tabi'in. Yan ang mga salaf. Pagkawala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba. Pagkawala ng mga sahaba, ang tabi'un. Ibig sabihin ng tabi'un, sumunod sa yapak ng sahaba. Tabi'ut tabi'in. Ibig sabihin ng tabi'ut tabi'in, sumunod sa yapak ng sumunod sa yapak ng mga sahaba. Subhanallah. At yung tatlo, yan ang salaf. Yan ang salaf. Okay? Tayo, hindi tayo salaf. Hindi naman tayo namuhay ng 300 years eh. Ang tawag sa atin, atba'us salaf. Ibig sabihin, sumusunod tayo sa yapak nila. Nalikod na kikatawan, adem panakatawan, nakaamas mapasang sa sabut kuwaga masagyang kaya mga salaf. Kamaten kapatirunakan. Mapte mapteruta. Amata nga kadedeg naki. Kadedegan. Wadong panaki aplawan. Sagyang kaya talo. Sagyang kaya. Yang aloy tanap. Mbetuan sa mga salap. Kenapa kaya ng grupo? Kabansag sa taong namuhay noong 300 years magmula nang naghijra ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yung iba kasi ang pagkakauna sa salap grupo. Ah! Grupo sila mga salap. Nahula wala kuwata illa billah. At ba'us salap. Sumusunod tayo sa yapak ng mga salaf. Anong mga halimbawa ng tabi'un at tabi'ut tabi'in? Mga sahaba kasi alam na natin yan eh. Ilan sa mga alam natin na tabi'ut tabi'in, tabi'un at tabi'ut tabi'in. Ilan sa mga to na kilala sa panahon natin ngayon, ano yung una? Yung pat na imam, yung apat na imam, karamihan sa kanila tabi'ut tabi'in, pero etong maliban kay Abu Hanifa rahimahullah, Imam Abu Hanifa rahimahullah, siya ay kasama sa tabi'un dahil naabutan niya ang ilan sa mga sahaba. Tulad ni Anas bin Malik radiyallahu anhu, kasama siya sa tabi'un. Yung binanggit din natin kanina na si Sheikh Al-Afudail bin Iyad, kasama rin siya sa tabi'un, if I'm not mistaken. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan nyo. Una, si Abu Hanifa kasama sa tabi'un.
na di kontagunot. Tabi'ut tabi'in, yung ikatlong tatlo pang natitira, si Imam Malik bin Anas rahimahullah, si Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i, o si Imam Shafi'i kung kilala natin, si Imam Ahmad bin Hanbal, yung tatlong yan, sila ay mga tabi'ut tabi'in. Si Imam Abu Hanifa rahimahullah, siya ay tabi'un. Na ibutukiran kay miyaw na sira na riya utiran so taluga to sragun ko kaya pagijiraw nabi na mga tabi mga salaf na ubad ng pinakiyama sa mapasang si iku mga salaf ewan ko lang kung meron kang may ubad ng pinamaw uyagiman to amas mapasang si iku mga salaf ha namata na gadi kong katawan subhanallah na so tayo sumusunod lamang tayo sa yapak nila sino yung mga sahaba tabiun 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 sumusunod lamang tayo sa kanila. Ha? So labas kay Prophet, labas sa salita ng Allah, salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga salaf, kaya nga tinawag na ijma'u salaf, mga sahaba, mga tabi'un at tabi'ut tabi'in. Pasensya na po kung natalakay ko to ha. Huwag po sanang maghalitin. Gusto ko lang po makapulot ang karamihan ng kaalaman. Okay? Wala tayong ibang intention dito upang linawin lang. Kasi minsan, masyado tayong nagre-react sa isang usapin na wala tayong alam. Kaligayuan yan, wallah. Masyado tayong nangingialam, nangihimasok sa mga usaping wala tayong alam. Kaya tayo ay naliligaw ng landas. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sana ho ay napulutan po natin ito ng aral. Sana ho ay huwag tayong magbitaw ng mga salita ng mga sasakit. Alam niyo po ba mga alipin ng Allah, hindi naman talaga nag-aaway-aaway ang mga ulama eh. Okay? Kayo lang ho ang nagpapaaway sa kanila dahil sa kung ano-anong comment ninyo na sinisiraan si fulan, edit dito, edit doon, putol dito. Kaya lumalabas, akala mo nag-aaway sila. Subhanallah. Huwag kayong maging namam. Huwag kayong maging namima. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kailanman ay hindi makakapasok ng paraiso ang tinatawag na namima. La yadkhulul jannata namam. Yung taong pinag-aaway niya ang dalawang pagitan ng dalawang tao. Never makakapasok ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatang Islam, humingi po ako ng tawad kung may nasabi man po ko na ikinasama ng inyong loob. Tunay na ito lamang ho ay katotohanan. Kunin po natin ang katotohanan, itapon po natin ang kamalian. Tao po tayo nagkakamali at walang taong perpekto. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khataun wa khairu khataina at-tawwabun. Lahat ng anak ni Adan ay nagkakamali, ngunit ang pinakamahinam sa taong nagkakamali ay yaong tinatanggap niyang mali siya, at sa kabila noon na siya ay mali siya ay tinatanggap niya din, nagbabalik loob siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Patawarin nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.